Hello, good morning mga partners, no? Dito tayo ngayon sa Anchorage area. So, kahapon, underway, natanong tayo ng ano, ating kadete kung ano daw yung SOG, nakatawag yung speed over ground. So, try nating sagutin, no? Nagdaga na lang yung SOG, ano ang difference ng SOG sa speed on the water, no? Speed over ground saka speed on the water. So, hindi natin kakanto ah, dahil hindi tayo marunong mag-edit. So, try natin na mabilis. So, patong na lang natin siguro dito itong camera natin. Sorry ah. Saan ba maganda? Malinaw ba? Okay, mga partners, sana clear yung boses ko, no? So, bigyan natin ng example kung ano ba yung SOG saka yung SOW, yung speed on the water saka ang difference sa speed over ground. Bigyan ko kayo ng example, guys, mga partners. Ano na dito, whiteboard. So yung tapit-tapit yan. Ayan. Medyo klaro siguro ito. So yung pinatanong nung kadete natin, no, yung SOG, pinatawag na speed over ground. Difference sa SOW. Sa tinatawag na speed on the water. Ano nga ba pinakaiba nitong dalawa? Ground saka ng vessel speed on the water. So, bigyan ko kayo na example. Ang speed over ground, nagbe-base yan sa mga fixed object. Diyan mo siya ikukuha na tawag dito. Be-base para makuha mo yung speed over ground. Wala akong pambura. Disclaimer nga lang pala sa mga nakakapanood nitong video, no, itong topic nito based lang to sa aking ano, self knowledge, sa sarili kong pangintindi. Kung mali man ako, paki-comment na lang sa baba para malaman din natin. Hindi naman po tayo perfect official, no? Pero sa akin ito yung pagkakaintindi ko sa difference ng dalawa. So, bigyan natin ng isang example. Kunyari, yung speed natin ay 10 knots. Meron ko ang speed na 10 knots sa vessel. So, example number 1 to, ha. No current. Meron tayong vessel speed, 10. Tapos, meron tayong yung sea state natin na no current. So, kailangan para makuha mo yung SOG, meron kang fixed object. So, ano ba yung mga fixed object na pwede mong pagbasihan? Pinakamaganda na dyan yung isla. Ito yung isa. Kunyari, ha, meron tayong nakuha dito, isla. Na, no? Tapos, yung barko natin, pasensya na kayo, pangit drawing. Ito yung barko natin. Ayan. Tapos, meron ko pa dapat isang reference. Nga, pangka.
na. So, in alignment mo yan dyan, alignment mo. So, ang rules o formula sa speed natin is 1 mile is equivalent to 1 knot per hour. So, yun yung formula ng speed, di ba? 1 mile is equal to 1 knot per hour. So, ibig sabihin, pag tumakbo tayo ng 10, tumakbo tayo ng 10 knots speed, sa isang oras, tatakbo tayo ng 10 nautical mile. So, yun yun. So, ibig sabihin, sa no current, pagka tumakbo ka, yung diesel mo ay dito na. 10 knot. No current. So, ibig sabihin, yung naging SOG mo, mula dito hanggang dito ulitad is 10 knots. Okay, maliwanag, speed vessel speed 10 without current. So yung layo mo dito sa isla saka dito sa tinakbo mo na isang oras is 10 knots. So, yun yung SOG mo. Tapos, yung tinakbo mo, mamula dito, distance mo dito, sa bangka, dito, hanggang dito. Siyempre, no current eh. Nandito ko na, after 1 hour. Yung bangka nandun pa rin. So, meron kang speed on the water na 10 knots din. So, sabi, anong pinagkaiba? Oh, walang pinagkaiba kasi no current. So, pupunta tayo doon sa example number 2. Para magkaroon na nasabi natin, para malaman natin anong pinagkaiba ng speed over ground saka speed on the water. So, ganun din. Hindi mabura kasi may plastic. So, ito yung isla. Doon pa rin. Barko. Saka si bangka. Meron na tayo ngayon, current. Example number 2. Meron tayong 2 knots na current forward. Tulak sa'yo, pag ganun. Current mo, tutulak ka. So, ibig sabihin, ang formula natin, pag tumakbo ka ng 1 mile per knot, per hour, tumakbo ka ng 10, pag tumating ka dito, ano na yung ano mo, ang magiging distansya mo sa kanya. Dito is 10. 10 knots. Yan yung kanina. Eh, meron kang current na 2 miles. So, magiging barko mo ngayon is dito. 12 knots. 12 knots. 12 nautical mile din. Dito ka na. Kasi, may current na tumulak. So, yung bangka mo, ganun din yun. Tutulak din yan. Mapupunta yan dito. Ito ay 2 miles. Bakit mabati yung bangka ng 2 miles? Kasi may current nga. So, yung bangka palutang-lutang lang yan, tinulak ng current, 2 knots. Ang speed na lang, 1 mile per knot per hour. So, tatakbo rin siya sa isang oras, 2 miles. So, magiging speed over ground mo na mamula dito sa isla na to, ang takbo mo sa 10 knots ay magiging 12 nautical mile. Ito yung SOG, speed over ground mo. So binasi mo yan dito sa isla, naging distansya mo sa kanya,
Yung spade mo, yun naging spade over ground. So, ano yung spade on the water? 10 knots. So, dito, magiging depression mo dito sa bangka, hanggang dito, is 10. 10 knots. So, ibig sabihin, ikaw, habang umaandar ka sa tubig, nag-i-speed ka ng 10 knots. Yun yung speed on the water. Yung speed over ground mo ay 12. Naging 12 kasi may tulak na current. Ito yung example number 2. So, sana naging malinaw sa inyo. Proceed tayo sa example number 3. Against the current naman tayo. So, against the current. Try natin. Okay, mga partners. Example number 3 ko. Siguro, nanonood ka pa hanggang ngayon na medyo nagustuhan mo itong topic ko kahit magulo, may radyo eh. Na, pakicomment na lang yung location mo sa baba so para malaman natin kung nagkasang kayo at ma-shoutout din natin kayo. So, pag-proceed tayo sa example number 3. So, ganun pa rin yung gagawin natin example para di tayo mahirapan ng speed. Tapos, yung current natin, ganun na lang din. Pero, sa lubong. Sa lubong yung current natin. So, kanina, ayon. Ngayon, pabalik. So, meron ulit. Meron tayong isla, island. Nabasihan. So, umaandar ka ngayon. Andar. After 1 hour, ilan ang magiging speed mo? Ilan yung magiging distansya mo dito sa ano? Kasi may current ka eh. May tulak ka eh. Tulak ka ng current. Sa lubong yung current pala. Hindi pala tulak, sorry. So, ang mangyayari niyan, dito ka ng banda. Magiging sa 8 mile. Ang magiging distansya mo mula dito sa isla hanggang dito. So, yung naging speed over ground mo, mula sa isla is 8. Siyempre, yung bangka, palutang-lutang lang din yan, may current papunta doon, itutulak din yan. Dito. Dito na yung mapupunta bangka mo. So, walang engine to bangka, palutang-lutang yan na. Yung kakaroon siya dito, diferensya, hanggang dito is 2 miles. Ang speed mo is the same, 10. So, ibig sabihin, yung speed on the water mo, mamula dito sa pinagtulakan ng pinagdrift na ng bangka, hanggang dito sa current mo after 1 hour is 10 knots and 10 nautical miles. So, ayan yung speed on the water. So, ibig sabihin, yung speed on the water, constant yun. Hindi yun magbabago. Ang nagbabago ay yung speed over ground. So, ito, ang distansya dito sa isla hanggang dito is 8 nautical miles. Bakit naging ganun, sir? Siyempre, may current ka na 2 knots. So, hindi naman eksaktong 2 miles. Hindi naman, depende pa rin niya sa amin. So, yun yung pinagkaiba ng speed over ground sa speed on the water. Okay? Sana nagustuhan niyo itong simple explanation natin dito sa speed over ground saka speed of the water. Maraming salamat mga partners. Paki-like and share. Paki-subscribe na rin yung ating YouTube channel, Alden PJ TV. Maraming salamat. Cheers!